Nag-umpisa ang kwento na isang maliit na fox ang mahuhulog sa isang bangin. Nakita ito ng isang batang lalaki, kaya tinulungan niya ito, ngunit nadula siya, at mahuhulog sa bangin. Sinubukang tulungan ng fox ang bata, subalit nasugatan lamang ng matalas niyang kuko ang kamay ng bata. Dumulas na ang kamay ng bata, at tuluyan itong nahulog sa bangin. Nagmadaling bumaba ang fox upang tulungan ang bata, subalit hindi na ito gumagalaw. Nalungkot ang fox at naluha ito na tumulo sa sugat ng bata. Makaraan ang 500 taon, sa isang tribo ng mga fox spirit na anyong tao ay nagtipon ang mga batang fox spirit. Narito sila upang alamin kung paano nila makukuha ang immortality. Isa sa mga ito ay si 13. Wala siyang tiket kaya't hindi siya pinayagan na pumasok. Lalo siyang pinagtawanan ng kanyang mga kaibigan dahil kulang ang kanyang kakayahan. Ilang sandali pa ay pumasok ang isang nine-tailed fox at nag-anyong matandang lalaki. Ito ang pinuno ng tribo. Pinaliwanag niya na kailangan nilang hanapin ang elixir of souls na matatagpuan sa isang tao. Tinatawag itong klaman at dito sila magkakaroon ng kapangyarihan. Ilan sa mga ito ay nagawa ng makuha ang kanilang elixir. Kabilang dito si Azzy, ang pinakamagaling sa lahat, nagawa nitong mag-anyong five-tailed fox. Pagkatapos nito ay sinabi ng elder na sa susunod na buwan ay ang pagkakataon nila upang makuha ang White Elixir of Souls. Isang beses lamang itong lumalabas sa loob ng 1,000 taon. Ang White Elixir na ito ay makakapag-transform sa nakatakda bilang isang nine-tailed fox na siyang pinakamalakas na fox. Nilapitan nila ang isang magic stone upang malaman ang kanilang misyon. Biglang dumating si 13 at umaasang makakakuha rin siya ng misyon. Sobrang saya nito nang makitang nabigyan siya at pinakita sa kanyang mga kasama. Matapos ang seremonya, ay sinabi ng kanilang pinuno na si 13 ay nabigyan ng pagkakataon na maging nine-tailed immortal fox na maaaring makapunta sa langit. Subalit nawala ang tuwa niya nang sinabi nito ang kanyang nakaraan. Napulot lamang siya sa tabi ng daan at walang lahing immortal. Pinaalala rin sa kanya nito na kailangan niya mag-ingat kung hindi ay babalik siya sa pagiging fox. Binigyan siya ng isang kutsilyo upang makatulong na makumpleto ang misyon. Umalis si 13 upang hanapin ang kanyang elixir. Ninakaw niya ang nagsasalitang bato na tinatawag na Wuxie. Maraming mga estudyante ang namatay ng nakaraan, kaya't inutusan nito ang isang lalaki upang tulungan si 13 dahil hindi ito malakas. Dumating si 13 sa isang village kung saan ang batang iskolar na si Zijin ay hinahanap ang taong nasa painting. Nakita niya si 13 at tinanong niya rin ito, subalit hindi siya pinansin nito. Sinabi sa kanya ng Wuxie na ang taong nagtataglay ng kanyang elixir ay nasa malapit lamang. Nag-umpisa siyang hanapin ito. Nakita niya ang isang matandang pari na nagpapagaling ng mga sakit. Ikinulong nito ang isang multo sa painting at pinagaling ang isang bata gamit ang dugo mula sa kanyang painting. Muling nagkita ang dalawa, nagulat siya at aksidenteng nasaktan ang donkey nito at tumakbo palayo. Bumalik ang donkey at binangga si 13. Nakakapit siya rito at nakapanggulo sa buong village habang hinahabol ni Zijin ang kanyang donkey. Sikretong nilagyan ng protection spell ng pari ang katawan ni Zijin. Sa gitna ng gubat ay ibinaba ng donkey si 13 at umalis ito. Nakiusap si Zijin na ibalik ito sa kanya, ngunit tumakbo siya at hinabol ito ni Zijin. Makalipas ang ilang sandali ay pareho na silang pagod at nakarating sa isang lumang templo. Dito na realize ni 13 na si Zijin ang kanyang elixir at naghahanda ito sa isang exam upang magtrabaho sa gobyerno. Naging mabait siya rito at sinabing sasamahan niya ito papunta sa syudad. Sinabi ni Zijin na ang nasa painting ay si Dauran. Nakatatanda niya itong kapatid at may-ari ng donkey. Kinagabihan ay papatayin na sana ito ni 13 nang biglang dumating ang kanyang guardian. Inutusan siya nitong dalhin si Zijin sa isang mapanganib na sitwasyon kung saan mawawalan ito ng pag-asa at matatakot. Sumunod na araw ang donkey na siya ring guardian ni 13 ay natagpuan na at ikinatuwa ito ni Zijin. Gumanda ang samahan ng dalawa sa kanilang paglalakbay. Simula noon ay pinangalanan siya nitong Shanbai. Nakarating sila sa mahamog at tahimik na lugar kung saan ang mga iskolar ay naghahanda sa nalalapit na pagsusulit. Nagdesisyon ang dalawa na magpalipas ng gabi sa lugar na iyon. Kinagabihan ay nakita niya ang palakan na nakakapagpalabas ng ginto. Sinundan niya ito at nakilala ang may-ari ng academy. Bigla siyang inatake ng dila ng palaka at dinala sa ibang dimensyon. Binati siya ng isang malaking demon frog.
Sinubukan niyang tumakbo at biglang dumating si Shanbai upang iligtas siya. Pareho nilang iniiwasan ang dila nito. Ginamit rin ng palaka ang kapangyarihan nito at tumilapon silang dalawa. Nakapagtago sila, ngunit madali silang natagpuan nito. Nahuli nito si Shanbai at nilamon ito habang tumakbo naman si Zijin. Ang totoo ay nakikipagtulungan si Shanbai sa palaka upang takutin si Zijin. Ngunit bumalik si Zijin upang iligtas ang kanyang kaibigan at nagdala ito ng ilaw. Nag-anyong palaka muli ang lalaki, ngunit nagawang pasuin ni Zijin ang dila nito. Nahigop nito ang ilaw at nasunog ang bibig nito. Nakalabas si Shanbai sa bibig nito at tumama sa pader. Samantala ang malaking palaka ay dinala ng maliliit na alalay nito. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at dumaan sila sa isang ilog. Iminungkahi ng guardian kay Shanbai na dalhin si Zijin sa syudad ng Jiangkang kung nasaan ang babae na makakapagpakita kung anong kulay ng eliksir nito. Nagising si Zijin kaya tumalon sa tubig ang palaka at nag-anyong donkey ang kanyang guardian. Ngayon ay sinabi na niya ang katotohanan na siya ay isang fox spirit. Pinangako niya kay Zijin na hindi niya ito kakainin. Lumabas ito at ginamot ang sugat ni Shanbai. Samantala itinulak naman ng palaka ang kanilang bangka upang bumilis ang takbo. Nagkwento si Zijin tungkol kay Dauran at sinabing isa itong role model para sa kanya. Nakarating sila sa syudad ng Jiangkang kung saan maraming magagandang babae. Sinamahan sila ng isang batang lalaki sa isang lugar kung nasaan ang naghihintay sa kanila. Pumasok siya at binati siya ng guardian ni Shanbai na nag-anyong babae. Dinala siya sa isang kwarto kung saan nakita niya ang magandang multo na si Yinglian. Ito ang makapagsasabi ng kulay ng eliksir. Napakaganda nito at sinubukang akitin si Zijin. Sinubukan niyang halikan ito, ngunit umiwas si Zijin. Nais niyang umalis ngunit hindi tumigil si Yinglian. Sinubukan niyang hawakan ito, ngunit gumana ang spell na ginawa ng matandang pari. Nagpanggap na ayos lang si Yinglian, ngunit tumitilapon siya tuwing tumatalikod si Zijin. Nainis na ang multo dahil hindi siya makalapit. Ngunit nagustuhan ito ni Zijin at sinabing pakakasalan niya ito. Sinubukan ni Yinglian na tingnan ang katawan nito, ngunit wala siyang makita dahil sa spell. Nang makatulog ito ay sinabi niya kay Shanbai na hindi niya makita ang kulay ng eliksir nito. Sa kabilang banda ay pinahirapan si Yinglian dahil hindi niya nagawa ang kanyang trabaho. Ang kanyang kaluluwa ay nasa loob ng lotus at kinokontrol ng guardian. Nakarating ang dalawa sa syudad kung saan gaganapin ang imperial examination. Dito ay patuloy na nagtatanong si Zijin sa mga tao kung nakita ang kanyang kapatid. Gabi na at nagpaparehistro na ang mga kukuha ng pagsusulit. Siniyasat silang mabuti upang malaman kung may dala silang paggagayahan. Sumunod na araw lahat ay pumasok sa isang kwarto at naghanda sa pagsusulit. Nag-umpisa ang pagsusulit at inabot ito ng hating gabi. Maya-maya isang lalaki ang nagsabing nakakita ito ng multo at na-distract ang ibang kasama nito sa kwarto. Dahil dito ay pinalabas ito ng kwarto. Ilang sandali ang lumipas at lumitaw si Yinglian at hinatak ang kaluluwa ni Shanbai palabas sa katawan nito. Sinabi niya dito na ang multo sa kwartong iyon ay kukunin ang kaluluwa ng ilang mga tao. Kasama rito si Zijin. Dagdag pa niya na ito ang tamang panahon upang patayin ito at kunin ang eliksir. Nakita ni Zijin ang kaluluwa ni Dauran. Ngunit bigla itong naging masamang espiritu kaya't dumating si Shanbai upang tulungan ito. Natrap sila at napunta si Zijin sa ibang dimensyon. Sinabi ng Wuxi na si Dauran ay paulit-ulit na bumagsak sa pagsusulit at namatay sa kwarto na iyon. Inatake ng masamang espiritu si Shanbai habang sinubukan naman ng kaluluwa ni Dauran na kunin ang kaluluwa ni Zijin. Sinakripisyo ng Wuxi ang kanyang sarili at naglabas ng liwanag at nagawang maalala ni Dauran ang kanyang nakaraan at nawala ang mga masasamang espiritu. Bago mawala ay nakilala ni Dauran ang kanyang kapatid at sinabi nito na sinundan siya ni Shanbai hanggang dito upang kunin ang eliksir na nasa kanyang katawan. Ang kaluluwa ni Zijin at Shanbai ay bumalik sa kanilang katawan. Habang kumakain ay napilitan si Zijin na tanungin siya tungkol sa eliksir. Nais niyang ibigay ang eliksir dito subalit nais niyang magpatulong upang mapalaya ang kaluluwa ni Yinglian. Dito ay sinabi na ni Shanbai ang katotohanan tungkol sa magandang babae. Siya ay isang ampon na kinuha ng mga mangangalakal at binenta bilang prostitute.
Nagpakamatay ito at naging multo na kumakain ng puso ng mga tao at umiinom ng dugo upang mapanatili ang kanyang ganda. Pinuntahan ni Zijin si Ying Lian upang alukin ng kasal. Hindi niya ito tinanggap dahil isa siyang multo. Ngunit nagpumilit si Zijin na tanggapin ang kanyang alok at napilit ito. Tumakas siya kasama ni Zijin habang hinihintay sila ni Shan Bei sa tulay. Nais ni Ying Lian na iligtas si Zijin kay Shan Bei. Ngunit ayaw ni Zijin na protektahan siya nito. Si Ying Lian ay tinusok ng halimaw na palaka mula sa likod. Kahit malapit ng mamatay ay tumakbo sila papalayo. Ngunit huli na ang lahat upang mailigtas ito. Bago mawala ay nagpasalamat siya sa inosenteng iskolar. Nasaktan si Zijin dahil para sa kanya ay ito na lamang ang mahalaga sa kanyang buhay. Nagalit siya kay Shan Bai dahil nagsinungaling ito sa kanya. Nagilty si Shan Bai at binalak na saksakin ang sarili ng kutsilyo. Ngunit isang portal ang nagbukas at hinigop siya. Ang matandang pari ay matagal na siyang sinusubaybayan at pinigilan siyang magpakamatay. Sinabi ng kanilang chief na ang batang sumagip ng kanyang buhay ay si Zijin sa kanilang nakaraang buhay. Dagdag pa niya na ang white elixir ay inilagay sa katawan nito at si Shan Bai lamang ang maaaring kumuha nito. Samantala hinanap ni Zijin si Shan Bai at nakita niya ito sa isang lugar na maraming kawayan. Humingi siya ng tawad at sinakripisyo ni Zijin ang sarili upang ibigay ang white elixir sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit si Zijin ay nakikipag-usap sa guardian na nag-anyong si Shan Bai. Sinabi pa ng guardian na hindi ito white elixir, kaya lahat ng kanyang ginawa ay baliwala rin. Dumating si Shan Bai na galit at nais niyang patayin ang guardian. Naglaban ang dalawa kung saan ang guardian ay nag-anyong six-tailed fox. Sobrang malakas ito kesa kay Shan Bai at malapit na siya nitong mapatay. Bago mamatay ay naalala niya ang mga panahong kasama niya si Zijin at hinawakan ang black elixir. Biglang nag-iba ang kulay nito at naging nine-tailed fox si Shan Bai. Sa anyong ito ay nagawa niyang talunin ang kanyang guardian at balak na patayin ito. Ngunit naalala niya si Zijin na nais siyang maging mabait na fox. Nagbago ang isip niya at tumakas ang six-tailed fox. Pagkatapos ng mga ito ay makikitang nabuhay muli si Zijin at pauwi sa kanyang bahay upang makita ang kanyang lola. Isang araw ay may nakita siyang may sugat na fox at iniuwi niya ito sa kanyang bahay. Ang katotohanan ay ipinagpalit ni Shan Bai ang kanyang immortality upang mabuhay si Zijin at naging fox muli ito. Mula noon ay masayang namuhay ang dalawa. Sa kabilang dako naman, ang guardian ay nahuli at ikinulong sa isang painting dahil ito ang may kagagawan sa pagkamatay ng maraming batang fox spirits. Shout out kay Erjane Magnay, Maneses Gaming, Critical Noob, Josephine Estrada, Juliet Mahinay at Jennifer Gaditano.